Hey Adam Hinato.wordpress.com. I would just I would like to ask direct overall, kasi marami ng movies in the past na tinakal yung ganito, di ba? Yung lead star, eh, male lead star nagbet para ma-in-love sa kanya yung female lead star. Anong kaibahan nitong movie na to? As opposed dun sa mga previous movies na may ganong similar plot. Aware ka dun direct na may mga... Like si Kanyel, before parang may ginawa na rin. Aware ako, oo. For me, ang first and main difference is napaka-strong nung protagonist na babae. I know yung mga movies na yun, usually nerdy girl na ano lang, mahihain, tapos na-in-love sa campus jock. Ito, mahihirapan yung lalaking nag-bet because sobrang strong nung character nung babae. Then pangalawa, yun yung pinaka-main difference is that yung mga movies na yun, napansin ko, they just focus on love. Walang family background, yung mga characters, walang ibang concerns sa buhay, kundi yung bet. But this movie, it's not just about the bet. There are also issues on friendship, on trust, on family issues. So, lumaki siya, mas malawak siya kaysa dun sa mga Hollywood movies na napanood ko before. But yeah, I'm aware of those movies. Okay, additional question. Go ahead. Kay Miss Liza, syempre yung movie, yung premise ng movie is all about yung pinagpustahan yung babae. In real life ba, hypothetically speaking, would you fall for someone or madedevelop ka sa isang taong pinagpustahan ka? Si Sophia kasi when she fell in love with Drake, hindi niya alam na may pustahan nangyari. And ako, I'm sure the guy wouldn't tell me na pinagpustahan niya lang ako kagad. So, I feel like it's possible because pag ang lalaki, parang kumusta, he's gonna do everything, syempre, to win the bet. So he will say everything he can just to win you over. He will give you everything he can. And siguro, if a guy were to show me that, if he were to show me all the love in the world, I think I would fall for him. Pero in the end, kung malalaman ko din lang po na bet, ayaw mo. Okay, and last question. Sure. Obviously, you and Enrique share something special. Ha? Hindi naman alam ka? So, sige, I'll just jump ahead. No, go ahead, Joe. You'll be turning 18 next January, so siya na ba ang pwedeng mag-i-escort mo sa debut mo 6 months from now? Actually, wala po ako debut. Oh, I see. Pati skip ka ng 18? Hindi, napag-usapan po namin ng manager ko po na hindi na lang po muna. Hindi na lang po ako magde-debut kasi parang hindi ko rin po kaya yung malalaking parties. Koche. Koche or koche. European trip na lang. Parang ganun, gusto ko mag out of the country na lang. Mas gusto ko yung family and very, very close friends. So, wala kang debut party. Sorry. What if the ABS-CBN Star Cinemas are creative and insist on having one? At least your shoulder, hindi Tomiko. Nasa-stress po ako pag ganun. Preparations and sagutin mo yan after mga ilang few months pa from now kasi talagang siya wala siyang plano pero we can never tell. Okay, more questions? Okay, thank you. I have a question for Direk. Miss Carmi, sorry. Miss Carmi, the book must be real, real good. The fact na inadapt nyo into movie. Also, ano bang criteria or ano ba ang nakikita nyo for a book to be adapted at going pelikula ng Star Cinema? First and foremost, ano yung kailangan bang ano? Siyempre, number one naman talaga sa Star Story. Diba? Maganda ang story ng tapet. Oo, maganda siya. Ang daming libro na pinapadala ng mga publishing companies for us to read. And pag binabasa talagang sinasala yun eh, di ba? So, maganda yung naging kwento nung nabasa namin. One anecdote, when we read yung book ng The Bet, one thing na nagustuhan kasi ng management ng Star talaga doon, ang laki, ang kaibahan niya doon sa ibang mga books is, ang laki ng kwento ng pamilya talaga. Yun yung notable dun sa libro ni Kim compared to other books. So, ang lakas agad nung kapit mo kahit hindi ka... Kasi di ba karamihan ng mga librong ganyan yun as teens, di ba? Teens yung bida. Ang laki nung part ng family dun sa book.
Kaya isa instantly pinick up din namin ng story. So number one criteria talaga always story, 'di ba? And number two, syempre, to be honest, yung reads, 'di ba? Ilan ba ang nakabasa? Ilan yung followers ng libro? Kasi marami na po, marami. Marami. It's one of the top na books ng sa amin. So, 'yun po. Okay, more questions for Liza, please, and our director. Go ahead, Mami Jo. Hi, Liza. Hi. There was one particular scene in the trailer where Enrico would say, "How do I get you? How does any guy get a Liza?" Wow. I don't know. Anong tanong? Bakit pwede ko siyang tulungan sumagot? How does one win life? Kasi ako po, yeah. pag ganun, hindi